Good evening mga kanukis, once again, welcome back to my channel. This is your Albulario mga kanukis, Juju Shamu TV. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito mga kanukis, napadaan ka. So kung sa palagay nyo mga kanukis, nakakatulong yung mga videos natin, nakaka-relate ka, or malaking tulong sa iyo. So inanyayahan kita mga kanukis, ano pa yung inintay mo? Please subscribe, hit the notification bell icon. Select all mga kanukis para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin. Tulad nito mga kanukis, mga bagong video, una kang manonotify mga kanukis. So yung topic natin ngayon mga kanukis is requested na naman to sa isa nating subscriber mga kanukis. So sabi karamihan kasi paano daw tayo nagbe-bread. So ngayon magbibigay ako ng mga tips on how to breed quality offspring mga kanukis. May anim akong ibibigay sa inyo mga kanukis. Sana magustuhan nyo to mga kanukis. So sa ating pagbabalik mga kanukis, titirahin natin mga kanukis. Intro muna tayo. So mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. SOP mga kanukis, standard operating procedure talaga natin. Shout out muna tayo. So shout out pala kay Rasma Sadji of Lamitan. Gain Himora of Bungaw Tawi-Tawi, Vince Battlecock. Shout out Quintador Line. Shout out Hayden Shiro, Mestizo Lines, Danny Ngitit of Nova Vizcaya, Said Haji Saman Lawa of Katarman Samar, Rimar Bauil of, at saka kay shout out pala kay Beans Plucker Crossbreeder of Pikit Cotabato, Otol Beans Plucker, at saka kay Carl Quinones. Shout out sa inyo dyan mga kanukis, sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa mga video natin mga kanukis. Unahin ko na lang, magpasalamat na lang muna in advance tayo. Maraming salamat, at saka sa mga bagong subscriber at sa mga silent viewers natin, maraming salamat. Welcome kayo sa channel na to. So ngayon mga kanukis, magbibigay ako ng yung 6 step na dapat nating susundin mga kanukis while breeding. Kasi itong content na ito mga kanukis, ginawan ko talaga to dahil marami pa palang hindi nakakalam, at saka eager talaga sila na magkakaroon ng paano magbreed ng ang content kasi na ito mga kanukis, paano magbreed on how to breed an excellent and quality offspring. So yung tinatawag nating offspring mga kanukis, yan yung tinatawag na mga lahi. So pag nagbreed tayo, paano magbreed ng mga quality offspring or mga kwalidad, quality na lahi. So pag sinabi nating quality mga kanukis, so lahat na doon, nandoon na yung mga hinahanap natin. Like for example, naghahanap tayo ng speed, power, accuracy, at saka depensa. So kasi mga kanukis, sa pag-breed kasi, pag sinabi nating breeding, that is genetics, chromosomes, include yan mga kanukis. Pag sinabi nating genetics, kailangan yan ng compatibility. So ngayon, may mga breeder kasi na nagbe-breed, bigo sila sa breed, sa mga na-breed nilang mga manok mga kanukis, or yung offspring, or yung mga lahi, mga basura, or yung hindi nagpe-perform dahil hindi compatible, or mali yung sistema nila. So actually mga kanukis, disclaimer lang, yung breeding system na to mga kanukis, yung breeding program na to, sa akin to mga kanukis ha, akin lang to. So isi-share ko, iwan ko lang sa inyo kung gusto nyo i-adapt or hindi. So nasa sa inyo yan, walang pilitan tayo dito. So, pag sinabi natin breeding mga kanukis, napaka-vital yan. Kasi genetics nga eh. So, kailangan yan ng masusing
galawan dyan or skills. So, magbibigay ako ng 5-step mga kanukis. 5 step lang. Kasi karamihan kasi nagbibread tayo, akala natin na successful na. So, 2 lang kasi ang outcome ng breeding mga kanukis. Pag sinabi natin outcome ng breeding, bad traits or yung good traits. Ano ba yung tinatawag nating bad traits? Yung tinatawag nating bad traits yan mga kanukis, o yung mga offspring niya, walang magpe-perform or mga yung tinatawag nating basura. So, hindi mapakinabangan sa purpose na gusto mo. So, yung good traits naman, yun yung isang side. Mapakinabangan, excellent siya sa purpose mo. Kung ano yung purpose mo, meat type, egg type, or yung mga warrior type. So, depende yan mga kanukis. Kaya nga, i-discuss natin yan para sure hits talaga na nasa good traits tayo. Now, this is based on my experience mga kanukis ha. Yung mga isishare ko sa inyo base sa experience natin. So, ito. Kuha kayo ng bullpen. Tatala kayo natin. May nilista ako. 6 lang. Ha? 6. So, 6 na steeping. Kumbaga sa kuan pa, Bisaya pa. Ito yung steeping. Ha? So, paano ba natin gawin yan? Ito yung mga steps na pangkaraniwang kong ginagawa mga kanukis. Number 1 is good and high quality materials. So, kinakailangan talaga natin ng quality materials. So, ano ba yung nakapaloob sa quality materials na yan? So, pag sinabi natin quality materials, nandoon na yung presyo. Legit breeder, at saka bibili tayo sa legit breeder na hindi mo murahin, at saka nandoon na rin yun, nakapaloob na rin doon yung tinatawag nating abilidad ng manok. Lahat na, speed, power, accuracy, lahat ng nasa puso mo, gusto mo, yun yung ibibreed natin. Kasi pag nagbibreed tayo, nag-start tayo ng bad material, so imposibleng makakakuha tayo ng magagandang breed. Ah, diba? So yun yung number 2. Good and high quality materials. So mamahalin yan. So nandoon na lahat yung inaanap mo. So pag nandoon na lahat yung inaanap mo, dito na tayo sa number 3. Breeding skills. So, yung kaalaman mo sa pagbibreed. Kasi di naman pwedeng magbibreed tayo mga kanukis, pitsi-pitsi lang. So, you need to, talaga mag-research ka para naman na pag nag-breed kasi tayo na papitsi-pitsi o pang wither-wither lang, parang shoot dili or yung successful or hindi. Ganun lang talaga. So, ang breeding skills mga kanukis, pag sinabi nating skills mga kanukis, makukuha natin yan through research or practice. So, kailangan, pag nag-start tayo ng breeding, may idea na tayo, may skills na tayo sa breeding skills. Ano ba yung mga breeding skills na sinasabi ko, mga kanukis? Yun yung fundamental talaga sa breeding. So, pasok yung line breeding. Kailangan, alam natin yung line breeding. Ano ba yung line breeding? Yung line breeding, mga kanukis, yan yung tinatawag nating yung linyada, line breeding, yung tinatawag nating like for example, yung mama at saka back to mama, line breeding yan, or back breeding. So, yan. So, ano bang purpose? Para i-purify or i-save natin yung mga bloodline natin. Kaya ginagawa natin yung back breeding or line breeding. So, cross breeding. Number, ayan, pasok din yan ang skills. Kailangan, pagkailangan, may purpose din yung crossbreeding na yan. Like for example, nakabili ka ng isang materials, 2 lang sila, so gusto mo ng maramihan, pwede nating i-crossbreed yan siya mga kanukis, yan yung deeply inbred for materials. Kasi 50-50, pag sinabi nating 50%, 100%, 100 din yung labas niyan. So, selection lang. So ngayon, pasok din yung crossbreeding. Ilan ba yung crossbreeding? So 2-week cross, 3-week cross, 4-week cross. Yun yung crossbreeding, magkakaibang bloodline. Yun yung pang battle cross. Dapat alam mo rin yan kung saan ka talaga pupunta. So kailangan, pag nakaproduce na tayo, i-gene lock natin yan. Dito lumalabas yung gene locking. So, ang ibig sabihin, pag may nagustuhan ka ng mga kwan, gusto mong i-seed pulse yan, i-gene lock natin yan.
Actually, yung mga binanggit ko mga kanokis, may video na tayo dyan. Ah, may video tayo. Number, ito, sa last, sa breeding skills is genetic fool. So, after sa gene lock, pag ibalik mo ulit yan sa kapatid niya, so, genetic fool yan mga kanokis. So, ang ibig sabihin, nagbibinta tayo ng offspring na yung tinatawag nating seed pulse. Yung pangpunla talaga at saka fool, genetic fool. So, yun yung number one at saka number two mga kanukis. Lista kayo ha. Number three na dapat natin gawin para maka-create tayo ng magagandang bagay na kuhan mga kanukis regarding sa breeding. So, yung hinahanap talaga natin. So, number three is farm or yard management. So, ang yard management mga kanukis, napaka-importante din yan kung minsan. Kasi pag hindi tayo marunong magmamanage ng yard, so, paano natin mapapalago yun? Sayang lang yung kapital natin. Mamamatay yung sisiyo or mali yung pagbibreed natin, mali yung mga procedure natin. So, hihina pa rin yung sisiyo. Di ka pa rin makapag-produce ng gusto mong quality ng manok. Kasi kahit na may pera ka, may skills ka, pero yung yard management mo or pinapadala mo sa ibang tao, mali-mali, pasmado yung manok. So, yung bakuna, dapat sana nagbabakuna tayo, tinatapon. So, hindi talaga napunta doon. So, kailangan pasok dyan yung biosecurity sa farm management. So, pag nag-farm management tayo, biosecurity. Ano ba yung biosecurity number one? Biosecurity mga kanukis. Yan yung paggamit ng pagkakaroon ng misyors mga kanukis. Yung gagawin mong misyors na masip yung mga alaga mo. Ano ba yung mga masip yung mga alaga mo? Kailangan marunong tayo manggamot. Yan, biosecurity yan. Kailangan may mga putbat tayo or kailangan pag may bagong mga dumating na manok, kailangan may quarantine area tayo. So, kailangan may vaccination program tayo. Pasok yan sa biosecurity. So, sa farm management, ito pa rin, incubator management. So, kailangan marunong ka mag-disinfect ng incubator, marunong ka gumamit ng incubator, marunong ka mag-set ng temperature. Kasi supply din yung manok natin, ang mga sisiyo, di tayo makakaproduce kung maubos lang siya or kung may mag-survive yan, lang mahihina. So, paglaki, sakitin, di pa rin nagpe-perform. So, kailangan incubator management, kailangan yun. Matira natin yan. Farm management yan ha, incubator. Dapat alam natin paano mag-incubate. So, ngayon, sa broody, yung hen na pinapadala sa nanay, marami akong video, kailangan marunong din tayo magpadala sa nanay na hindi naaapakan yung mga sisiyo. So, kasi pag naaapakan yan mga kanukis, may mga bali-bali na yan na mga bone structure. So, paglaki nila, mahinang lina lang pa rin yan. So, di ka pa rin makakaproduce. So, kailangan perfecto talaga. And, hindi naman perfecto, nasa 90% yung accuracy sa farm management mo. So, sa farm management, dito pa yung brooder. Kailangan magaling tayo sa brooder. So, kung hindi natin ipapadala sa hen, kailangan yung brooder natin, matitimpla natin. Diba? So, may mga video ako niyan mga kanukis. Tingnan nyo lang yun sa brooding management natin or natural hen. So, ang next sa farm management nakapaloob sa kanya is sisiyo management. So, paano natin inaalagaan yung sisiyo natin? Dapat yung mga sisiyo natin 24 hours before natin pakainin yan at saka pasisip natin yan ng, before tayo magpakain, painumin natin yan ng probiotic to intestinal cleansing. Kasi importante yung intestinal cleansing mga kanukis. Yun yung importante. So, kailangan yan. Nandoon din yan. May video din tayo yan mga kanukis. Makukuha nyo yan. So, number, pasok pa rin sa farm management skill mga kanukis, itong dietary or supplemental and feedings. So, kailangan angkop yung ipapakain natin sa manok natin. Pag sinabing de-old chicken, kailangan pang de-old yung ipapakain natin. Huwag yung pitsi-pitsi lang. Ha? Kasi hindi madidevelop yung dapat madidevelop. So, ang ibig sabihin, pag pang-impant siya, impant talaga. Like for example, logic tayo.
pag sa tao, pag may bagong anak, hindi pwedeng painumin niya ng swak. Swak na beer brand. S26 talaga yan. S26, bunakid, ganun yan kasi bagong anak. Sa sisiu din, pag bagong anak, ang ipapakain natin dyan, booster or chick starter. Pero karamihan talaga booster. Doon. So, pagka nag-angat siya ng 1 month, so, pang 1 month old na naman. So, may video na naman tayo dyan. So, kailangan niya ng suplemento from D1 up to hanggang lumaki sila mga kanukis. So, kailangan nagpapainom tayo ng mga supplement. May mga supplement tayo, feeds, at saka yung mga vitamina. So, nandoon yan. May mga video ako niyan mga kanukis. Makikita nyo yan. So, number 4 mga kanukis. Facilities. So, kailangan din natin facilities. Kahit na hindi masyadong malaki yung area natin, pwede nang pagkasyain. Basta ang importante lang, may area tayo. Huwag tayong sasapak sa breeding na wala tayong area. Ito yung number 4, facilities or yung mga buildings natin or area. So, yung iba kasi nagbe-breed kahit na walang area. So, wala pa rin. Secluded yung kwan. Manok, namamatay. Namamatay yung mga sisiyo natin. So, kailangan, kahit na 200 square meter, okay na yan. Saka kailangan, may breeding pin tayo, may ranging area tayo, yung makarange ng manok. At saka importante, may mabrudan tayo, may makulungan na hindi makain sa aso, hindi makain sa pusa, or yung daga, yung mga sisiyo natin. Yung safe zone ba? So, yun yung number 4. Ang number 5 mga kanukis, hardening. So, kailangan hardening skills. Paano ba natin i-harden yung manok natin? Kasi domino effect yan. Hindi porkig nagbe-breed tayo, hindi natin i-harden yung manok. Kaya yung manok ninyo, hindi talaga magpe-perform. Kasi hindi na-harden. Lumalaki yung tuhod nila. At saka masyadong mahina. Pagdating, ito yung last phase ng mga kanukis. Ito yung medyo mataas na. So, paano ba tayo mag-harding? Pasok dyan sa hardening mga kanukis. Ito yung sinasabi nating selection and culling. So, kailangan talaga, pag nag-breed tayo, huwag muna natin ibenta. Tayo muna yung unang gumamit. At saka, kung makita natin na nag-perform sila, pag puro basura, kal lahat yan mga kanukis. Ano ba yung ibig sabihin ng kal? Ihawin or ibenta. Ibenta sa palingke. Huwag nang ibenta sa purpose of kwan kasi pangit. So, pag nag-perform naman, ibig sabihin, pag magagaling yung mga manok nyo, nakuha yung laro ng boat materials na gusto talaga natin, yung laro, speed, power, accuracy. So, ibig sabihin, yan yung selection. So, that's the time mga kanukis na magpuproduce tayo ng magre-rebreed tayo, i-rebreeding natin sila for maramihan na. So, mass production, yun yung ibig sabihin dyan. So, na-try na natin, so, yung compatibility nila, compatible talaga. Hindi yung, dalawa kasi yan, pag hindi compatible, puro basura ang ilalabas niyan. Pero pag compatible, puro mga high quality yan, high caliber, magpe-perform talaga yan, magpapanalo yan. So, sa hardening, pasok pa rin yung ringing. So, paano ba tayo magre-rinse? So, actually, may video na to, hardening. Pero dito, 1 to 6 months, babad nyo na sa lupa yung manok natin. Ang purpose dyan, para ma-develop or magkakaroon sila ng survival of the fittest mga kanukis. Yung tinatawag natin, emotional, physical, and mental, na overcome nila yung mga nasa baba. Predator, yung nang bubuli sa kanila, pati pagkain nila, training yan. Ang number 1 dyan talaga, kaya nire-rinse natin yung manok natin para yung bone and muscle structure nagkakaroon talaga ng mababanat or yung napapractice. Kasi karamihan sa atin, di natin nire-rinse yung manok natin kaya dahil takot tayo matamaan ng aratay or mga sakit kasi wala tayong tips na gaya nito. Pero pag naka-tips kagaya nito mga kanukis, kahit na rinorsyan yan. So yun, ringing. So importante sa ringing talaga, ibabatak natin yung manok natin up to 6 months. So number 3, patikas or hardening or yung patikas. So pag dumating na sa 6 months, bumibiri na mga kanukis. So, nambubuli na, tanggalin nyo na yan,
ilagay nyo na sa hardening pins, yung tinatawag nating hardening pins, yung flying pins. So, lagyan nyo ng babae, 3 times a week lang. So, Lunes, lagyan nyo, Merkulis, Lunes, Martes, Merkulis, at saka Friday. 3 times a week lang, o 4 times a week, para mabos yung mabos yung tapang niya, at saka yung hardening area natin dapat hindi niya makikita yung mga manok na nambubuli sa kanya. Separate yan, doon natin patitikasin yan. So yun, at saka lagyan na natin ng dummy cord, yung tinatawag natin dummy cord, para in preparation yan, para pag tumapang na talaga sa cording, di na lilipad. So pasok pa rin sa hardening, mga kanukis, is yung tinatawag nating cording. So ang ibig sabihin kanina, sinabi ko kanina sa hardening pins, naglalagay na tayo ng dummy, yung maliit lang na tali, dummy cord. So ang purpose noon, para masanay yung paa niya, para pag cord nyo hindi na lumilipad. So ano bang kagandahan ng kuan, mga kanukis, kagandahan ng rain or shine cording? Kasi rain or shine cording, mga kanukis, pag na rain or shine cording mo na yan, lalong-lalo na aabot siya dyan, 7 months siya, so ay preconditioning mo siya, nasa mga 12 months, so ibig sabihin, nasa 6 months din yung rain or shine siya. So pag i-preco natin or i-condition natin, hindi na tayo kailangang magbubulad, magbibilad pa. Di ba? Sorry. Magbibilad ng kwan, kasi batak na siya, rain or shine. Okay. So, tapos, yan yung number 5. Ang number 6, mga kanukis, ito yung last. So, ito yung tinatawag natin na conditioning training pre-con program. So, kailangan mayroon ka nito para swak talaga. Kasi pag nagbe-breed tayo, so nakakaroon na tayo ng mga malalakas na manok, healthy, kasi sinunod natin lahat. Pag wala din tayong conditioning or yung training program or yung preconditioning, wala pa rin tayo, sablay pa rin tayo. So tatalunin lang tayo ng mga pipitsugin dyan. So ngayon, so ito, ang pasok dyan, preconditioning. Ang pasok sa conditioning training, preconditioning, may video tayo niyan. Pedge conditioning, 21 days. At saka vitamins, 21 days, may video tayo. O, alam nyo na yan. Cardio exercise, may video tayo niyan. Pasok yan sa number 6, sa last. So, upper and body exercise, lower body exercise, neck, panga, workout. So, nandun lahat yan. Hindi ko na i-exaggerate yan. Kasi medyo humaba na tayo. So yun, mga kanukis, yun yung 6 na tips na ibibigay ko. Medyo mahaba, pero medyo pag sinunod nyo ito, mga kanukis, napakaganda. Recap natin, ulitin natin na good and high quality materials, number 1. So number 2, breeding skills. So kailangan alam mo paano mag-breed. Number 3, farm management skills. Kailangan may management ka. Farm management. Number 4, facilities, facilidad, buildings, or yung area. So, number 6, hardening skills or program. Number 5, hardening skills or program. The last is number 6, conditioning training skills or program. So, yun, mga kanukis, napaka simple lang yung tirada natin. Yun yung sinusunod ko. Disclaimer lang, ha? So, akin yun. Sa akin yan. So kung may ibang estilo dyan, bahala sila sa kanila. Yung sa akin, kung sundin nyo, okay lang. Kung ayaw din ninyo, walang pilitan. Basta based on my experience, yun yung diskarte ko. So ito pala yung Jojo Shamu TV natin na FB page, Facebook page, mga kanukis. Please like and follow, mga kanukis, kung gusto nyo makikita yung mga manok natin, at saka yung lang doon yung mga post, so puntahan nyo lang. Saka ito yung kuhan ko, mga kanukis, account kong ginagamit, Jojo Topspin Plucker Breeder, at saka GNM Brazilian Mix Shamu.
So yun mga ano guys, yun yung mga account ko. Kung mayroon kayong mga concern or whatever, gusto nyo manonood ng live mga ano guys, so i-kwan nyo lang ako, i-tap nyo lang ako mga ano guys, add nyo ako para ma-accept ko kayo. So yun mga ano guys, sana nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, simpleng topic pero malaking tulong. Thank you mga ano guys. Ingat.